isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay. Laudator Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay, kaisa-isang parokya na mission po sa parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Oh, binabati nga po pala natin sa araw na ito, 12th day of August, ang Sister Norma Arrojado. Ayan, Sister Norma Arrojado ng Buklod ng Pag-ibig Community. Happy, happy birthday. Ayan. Ang ating pong pagbasa para po sa araw na ito ay galing po sa pagbasa ng Biyernes sa ika-19 na linggo ng Ordinary Time, Matthew 19:3-12. Mapapansin po natin na walang puknat yung mga tinatawag po natin na mga conflicts at problems at issues sa buhay ng tao. Kaya yung tanong natin, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? For as long as we are alive, human life never runs out of conflict, sabi nga po. Mula po sa conflict ng magkakapatid sa dugo, magkakapatid sa pananampalataya. Ngayon naman, pinag-usapan ng Panginoon kasama ng mga Pariseo ang issue ng pamilya, kasal, divorce. Well, ang tunay na konteksto nito, ang mga Pariseo'y lumapit sa Panginoon, tinanong siya tungkol sa kanyang pananaw sa diborsyo kasi nais nilang matrap siya, hulihin. Ginamit na nila yung issue na sabat, hindi sila nagtagumpay. Ngayon naman, ang issue ng diborsyo ang kanilang ginamit upang sikapin na lambatin ang Panginoon. Sa kanyang mga salita, bilang katugunan sa isyung ito at sa tanong ng mga Pariseo na karamihan po ay mga lawyers at mga businessman, tatlong bagay ang pinanghawakan at diniin ng Panginoon. Unang-una, napakahalaga ang pagbabalik natin doon sa orihinal na batas ng creation o paglikha. Ang issue ng divorce at kasal ay nagiging masalimuot sapagkat ang tinignan ng mga Pariseo ay ang batas na ginawa na ng tao sa Deuteronomy chapter 24 verse 1-4. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Dapat ibalik natin ang pananaw sa orihinal na batas, batas ng kalikasan. Kasi nga, totoo po yun, lahat ng komplikasyon sa buhay nagaganap kapag pinakialaman natin ang kalikasan. Because creation is the first act of God. At kung titignan po natin malinaw sa pananaw, sa plano ng Diyos na ang babae at lalaki pinagsama ng Diyos sapagkat hindi maganda na nag-iisa ang tao at sapagkat kailangan ding magtuloy-tuloy,
ang atin pong grupo, ang atin pong lahi bilang mga tao. At itong dalawang tinatawag na ends of marriage na ito, companionship at yung pagpaparami ng atin pong mga descendants, ito'y nangangahilangan ng commitment for a lifetime. O paano ka didepende sa companionship sa marriage kung hindi pala lifetime? Paano ka maayos na makapagpalaki ng mga anak at mga inapo kung hindi naman pala commitment of a lifetime? So yun po ang punto ng Panginoon. Go back to the original law of creation. Pangalawa, yun tungkol naman sa law of Moses sa Deuteronomy chapter 24, 1-4. Malinaw, sabi ng Panginoon, hindi gumagawa ng batas ng diborsyo si Moses. Pinayagan lamang niya ito. Pinayagan niya ito dahil sa kahinaan ng tao at katigasan ng puno ng puso ng tao. Oh? Kumbaga sa ano, tolerated lang sa Mosaic Law, Deuteronomy 24, 1-4, tolerated, permitted, but not really legislated ang tungkol sa divorce. In fact, dalawang interpretasyon po ang nabuo. Nandun ang interpretasyon ng Rabbi Hillel na napakalax o napakaluwag, no? Pwedeng magdiborsyo kahit sa anumang hindi nagustuhan ng lalaki. O yun naman kay Rabbi Shammai, medyo istrikto, ang diborsyo ay papayagan lamang sa issue ng problema ng sexual relationship tulad ng pagiging hindi matapat. Oh. Now, pangatlo, sa katuruan ng Panginoon, sabi niya, we have to restore creation. Ang kasal bilang physical na pagsasama, sisirain lamang ng isang physical na bagay. At ano yon? Ang physical na kamatayan. Sa issue ng hindi pagiging tapat, meron namang ibang mga pwedeng gawin na hindi tutuloy sa diborsyo. Tulad ng pagkakaroon ng pagpapatawad, pagkakaroon ng patient healing. Matagal, pero sa tiyaga, pwedeng magkaroon ng paghihilom at dapat magkaroon ng restoration ng relationship. Dito po, ang crucial para sa Panginoong Jesus ay acceptance at humility. Okay? Acceptance at humility. So, mapapansin po natin, mga minamahal kong mga kasambuhay at kaparokya, the language of God is not a language of destruction, but a language of restoration. Ang talagang gusto ng Diyos, kahit na doon sa mga worst case ng unfaithfulness, is the possibility of restoration. Bakit? Sapagkat ganyan din po ang Diyos sa atin. Ang tao, ilang beses nang nagtalusira, pero hindi pa rin bumibigay sa kanyang pasyensya ang Diyos. Isang bagay lang po ang babantayan natin, yung tinatawag po na katigasan ng puso. Katigasan ng puso. Kung tayo po matigas ang puso, doon medyo mahirap ang restoration. Doon,
medyo mahirap ang pagbabalikan at pagpapatawad. O, sana nga po, ha? Huwag titigas ang puso. Baka ma-atake pa kayo. O, sana po nakapagbigay ng liwanag, nakapagbigay ng dagdag na inspirasyon ng ating pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, post, repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng pamilya at kaibigan, sa timeline ng parokya, mag-evangelize po tayo. Pakipakilala po natin ang YouTube channel Domi Guzman, Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon naman po ay hayaan nyo na aking pumbatiin ang isa na namang grupo ng ating mga online na mga parokyano. Ito po yung grupo na nanggagaling sa mga charismatic at new evangelization groups. Ang God Loves Catholic Community ni na Brother Robert, Rolly Tessie Makatangay, Filaine, Jinwi at Fred, Ricky Silvia Berenguer, Paul Almendras, Jenner Siriban, Nancy Spiritu, Giselle Ango Luis Ortiz Luis, Rene at Grace Yupanco, Hermie Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Manny Abelio, Jocelyn Poon at Ruby, Sunny at Pamela Cadiz, Pai Songko, at sa abroad, Yen Jojo Hernandez, at Tess Labadan, at Alex Pideris. Pagbati rin po sa Acts Catholic Community, kinabibilangan ni na Hernand at Luz Clemente, Leo at Neris Reyes, Malu at Greg Aguila, Nancy Reyes, Rox Velasquez, Mon Velasquez, Pepito at Lisa Reyes, Lorraine Noledo Gahasan, Rose Licup, Susan Eric Blanco at Bernard Baby Sanchez. Sa Rivers of Living Water Community, pagbati't pagpapala kay Sister Pempe, Rodrigo at Nona Reyes, Maria Chin, Jocel Cruz, Lori at Laura Gison, Rose Magno and Family, at sa council na pinangungunahan ng Sister Emma Mijares. Pagbati rin po sa Buklod ng Pag-ibig Healing Community ni Father Pascual Adorable, George Noemi Villaruz, Tito Manny, Tita Lulu Recto, Irma Delio San Miguel, Leslie Masigan, at ang kanyang buong pamilya, kasama po ang kanyang anak, si Miguel, Samantha at Jake, Rolly at Rosalu Lamson, Mayor Egay ng Santa Cruz, Laguna, kasama po ang Sister Doris San Luis at si Kleng, no? Ann Tomas, Zeni Balagat, at gayon din po si Butch at Juligo. Pagbati rin po kay Attorney Rafi at Pearl Rodriguez, kasama po ang inyong anak na si Elaine at apo na si Natalie. At sa Workers of Christ Community naman, binabati natin sina Joey, Didit Jacob, Leonie Bautista at Arlette Mendoza, Ram at Mabik Selim, Nilo Derl Dario, Sam Dario, Jen Castillo, Catherine Lee, Arlene, Paulo Sarmiento, si Mama Esther, June Gina Amanda, Jess Dakayan and Family, Malu Gonzales at si Hill, Ruby Jin Yu, Moises at James, Jing Christine Pascual, and Rina Feria, JR and May, Villalobos, Feli Gas Leonardo, Eric Cati Chotico, Antoinette Magallion, Rene Elinor Portillo, Ferdy at Agnes Nicolas and Family. At gayon din po ang outreaches na inalagaan po ng atin pong Brother Carlito Villaluz, Shelmed Bicol at Manila,
Medi Villanueva at Dios Mabalus po Foundation. Shout out din sa Villaluz family diyan sa Kainta. Shout out kay CJ. Ha? Atin po ngayong italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, words, actions, that I may please you and Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give us your holy blessing. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.